Tuloy na ang pagbubukas ng klase sa Agosto 24. Ito ang tiniyak ni Education Secretary Leonor Briones sa laging handa briefing kahit tutol ang ilang senador sa class opening dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Si Mian Corbera sa detalye. All systems go na ang pasisimula ng klase sa mga pampublikong eskwelahan sa buong bansa sa August 24. Ito ang inianunsyo ni Education Secretary Leonor Briones sa kabila ng pagtutol ng mga mambabatas at iba't ibang sektor na ipagpaliban ng klase dahil sa lumalalang kaso ng COVID-19. Maari lang daw itong maantala kung magdedeklara ng anumang postponement ang Pangulo. Tuloy pa rin, tuloy talaga on August 24 ang opening ng classes sa mga areas like NCR and Region 4A na under close monitoring pa at hindi sila masyadong apektado dahil lahat na mga classes natin ay online. Walang face-to-face until next year and until the president so declares. Iginit ni Briones na umaabot na sa 23 million ang nagpa-enroll na mas mataas pa sa bilang ng mga nagpa-enroll noong nakaraang taon. Umaasa ang kalihim na tataas pa ang enrollees lalo na sa mga private schools dahil sa unti-unting pagbubukas ng ekonomiya. Sa pagre-recover ng economy, we look forward na lalong lalaki ang enrollment sa mga private schools as well. Pagtiyak ng kalihim, wala namang magaganap na face-to-face learning kahit pa sa mga lugar na kakaunti ang kaso ng COVID-19. Blended learning ang gagamitin tulad ng online classes at pamamahagi ng mga learning materials. Katunayan, ayon sa kalihim, binigyan nila ng go-signal ang Interagency Task Force na gamitin ang may 17,000 mga classrooms sa National Capital Region bilang mga isolation area at quarantine facilities ng mga suspected COVID cases. Pero ang mga classrooms lamang na malalayo sa mga komunidad at mga pamayanan. Kailangan may supply of medicines ng mga emergency, preferably malapit sa isang health facility. Pero ang ano dito, ang source dito of course is the World Health Organization and the Department of Health. So ang sabi ko kay Secretary Duque, sila ang mag-decide kung aling mga schools ang appropriate because definitely hindi naman lahat ng schools namin pwede for lalo na yung isolation at saka yung even for quarantine, no? But we have schools which they might also find appropriate. Para sa Eagle News, may Ann Corvera. We live in interesting times.